Hey, good afternoon and welcome to my world, Mad Creative World. Today, I'm going to share something, or I'm going to tell you something that you will find it more interesting. Really, real talk. Alam niyo ba kung gaano kahirap mawala ng trabaho? Napakahirap. Okay, I lost my job last year. And since February to June, I lost my job last June. February to June, wala na kaming sahod. Okay? Hindi na kami binibina ng maayos sa sahod ng boss namin. My company is in bankrupt already. Okay? And inahabol na sila ng kliyente nila. Walang deliverables pero naniningil sila. And yung mga perang nasingil nila, hindi na nakakarating sa amin. So they are, you know, syempre yung mga boss, they need to survive as well. So sa madaling salita, kami yung naabala masyado kasi empleyado lang kami. Okay, so yeah, so I left my job last June and nag-join ako ng bagong company noong November, same year, November. Okay, so from February to November, wala akong sahod. Okay, wala akong monthly na sahod kasi nung umalis ako, hindi binigay sa akin yung sahod ko at wala ring benefits na nakuha kasi long story, basta mayroong kababalaghang nangyayari sa company namin. Ngayon ko lang na-realize na ganito pala ka-importante na malalaman mo lang pala sa pagdating ng panahon na, for example, mawalan ka ng trabaho, doon mo lang marirealize na lahat ng mga options dati na akala mo ay hindi options ay nagiging importante pala. Okay? So what I mean is, bilang OFW, kailangan pala natin i-maximize yung pagiging OFW. Okay? Huwag tayong mag-rely sa monthly na inaantay natin, sa monthly sa sahod natin, and we huwag tayong mag-rely sa day job natin. Okay, kasi hindi natin alam na darating yung mga time na hindi natin inaasahan, kaya na redundant ka or company namin mababankrupt. Okay, so if you don't have any second source of income, okay, talagang tagilid tayo mga OFW. Okay, so habang nandito tayo sa gitnang silangan, okay, let's find a way na makakapag-generate tayo ng second income. Okay, it's for our family naman eh. Okay, what I mean by second income is, for example, ako, I found lots of skills, okay, and I'm trying to work it out. Talagang wino-work out ko yung kung ano yung talent na meron ako or yung pinagkaloob ng Panginoon, yung mga skills na kailangan mo talagang i-enhance yung sarili mo. Okay, kailangan mong sisirin yung isang bagay na para matuklasan mo yung, for example, ay nag-aral ako ng photography. Okay, bukod sa nagpo-photographer ako sometimes sa mga occasion, meron akong photo booth, nagte-t-shirt printing din ako. Okay, so itong mga bagay na to is pagiging OFW, kailangan natin i-maximize yung sitwasyon. Okay, kailangan natin magkaroon ng second source of income. Napaka-importante kasi yun yung kahit papaano, yun yung nag-save sa family ko. Bukod sa nandito yung asawa ko, mayroon din siyang trabaho at everyday nakakasustain kami. But imagine mo yung liabilities nyo, yung expense nyo everyday, gas, salik, parking, ang dami niyong gagastusin. So importante talaga ang magkaroon ng mga ibang source, okay? And believe me, nagbebenta din ako ng Kamote Delights, okay? Sa mga kaibigan ko. So nung nangyari sa amin yung nawalan ako ng trabaho, napaka-grateful din namin yung family ko, especially. I'm so grateful sa mga kaibigan namin na talagang handang sumuporta sa problema namin, okay? But siyempre, pagdating sa hiraman ng pera, ano, you need to respect them. Okay? Kung nanghiram ka ng pera, you need to bring it back. Ganito kahirap ang mawala ng trabaho pag abroad ka.
Saan, hindi mo na alam kung anong gisip, kung ano yung mga iniisip mo. Kasi hinahabol ka na ng bangko, kulit na nangulit na sa yung mga bangko kasi bakit di ka nakapagbayad, bla bla bla. So napaka stressful at napaka talagang puputi ang buhok mo sa kakaisip. Okay, so kailangan natin bilang OFW, i-maximize natin yung pagiging OFW. Mag-aral tayo ng kung ano-ano mga, di ba, ang daming mga group, Facebook group ngayon or community na nag-offer sila ng free learning. Okay. Di ba, maraming mga kabayan group na nag-offer sila ng about computer, about, you know, accounting, graphic designing, fashion, some anything, you know, meron dyan, may mga courses sila na in-offer for free, or meron mang bayad registration, but it's very minimal, okay? So, laking bagay yun, ha? Kasi ako, nung nag-join ako ng Lightform, doon ko rin natutunan na ganun pala ka-importante ang mag-aral. Hindi ibig sabihin na, bumili ka ng camera, tapos instant, photographer ka na. Hindi. Kailangan mong pag-aralan yung camera mo. Kailangan mong pag-aralan yung kung kailangan mong, you know, you need to have a knowledge about photography. So, kailangan mong i-embrace din yung kung anong dapat mong matuklasan sa photography. Okay, hindi ibig sabihin na may camera ka, photographer ka na, no. So, we need to find the new set of skills. Napaka-importante. Napaka-importante, mga kabayan, sa ating mga OFW. Kasi, wag nating antayin na mawalan tayo ng trabaho, or I'm not saying na mawalan ka. I'm always praying na sana lahat magiging secure sa trabaho nila at magiging okay ang lahat. But sometimes, yun, nangyayari talaga yung hindi mo inasahan. Like, for instance, sa sitwasyon namin, talagang out of nowhere. Kasi startup yung company, tapos medyo yung mga managing sa management parang di walang proper accountant, walang HR. So talagang startup, talagang sariling sikap, parang alam mo na. So yun. So it's a good thing na magkaroon tayo ng ibang way na makapag-generate tayo ng income. Right. I know you are new to this channel. Please subscribe and don't forget to click the like button below, somewhere here or there or everywhere. Okay. And yeah. Peace.